kakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay kakilain. Panginoon, ikaw may likha ng langit, dagat at lupa. Araw at mga ituin, anang lalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran at katapat sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili, kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon, si Roboam na hari ng Juda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 toring ginto at sinabi sa bayan, huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Betel at isa namay sa Dan. Ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Betel upang sambahin yung una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Juda.
naghandog siya sa dambana sa Bethel sa mga toreting ginto na kanyang ginawa roon at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana ang kahanga-hangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito. Sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo riyan?"
Tanong ni Jesus, 7 po. Sagot nila, ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagturo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si Saint Scholastica, dakilang santa na naglingkod sa Diyos ng lubos sa pamamagitan ng pagpapakadalubhasa at ng mga panalangin kanyang iniukol kasama ang komunidad na itinatag niya. Isinabuhay niya ang dakilang pagmamahal na nakagagawa ng dakilang mga bagay. Dakilang mga bagay din ang naisasakatuparan sa banal na pagsasalusalo ng bawat isa. Sasama-sama po nating pagdulog sa iisang hapag, napupuspos tayo ng Espiritu Santo at nabubusog ng pagpapala kung paanong mahimalang pinaghati-hatin ng mahal na poong Jesus Nazareno ang kaunting tinapay at isda para sa marami. At kung paanong ipinakita niya sa atin ang nararapat na pagsamba sa Diyos ng habag at buhay. Nakaiba naman sa kinahantungang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa unang pagbasa. Nababakas po natin itong malinaw sa misa. Mula sa pagkilala ng pagkukulang at pagsisisi ng kasalanan hanggang sa pagpupuri at pasasalamat, maging sa pag-alaala natin sa mga dakilang gawa ng mga sa Diyos ay lubos na nagmahal, katulad ni Saint Scholastica. Sa bawat pagkakataon pong tayo'y nagkakatipon sa dulang ng Ama, masagana po nating tinatanggap ang grasya ng Diyos, pati na ang kanyang pagpapatawad at pagmamahal. At mula nang gawing accessible ni Jesus ang Diyos sa lahat, gaya ng balon sa nayon, hindi na po tayo naigahan ng source of living water. Hindi rin natapos ang pagmamahal. Walang hanggan ang pagpapatawad at ang kaligayahan ay malalim dahil ang Diyos po ay nakikipag-ugnayan sa atin sa malaliman at malawakan ding paraan upang tayo man ay makapakibahagi sa kanyang buhay at sa kapunuan nito sa piling niya magpakailanman. Ang paghahati-hati po ng isda at tinapay at pagpapakain sa karamihan ay matibay na kapahayagan ng pagiging bukas palad ng Diyos o generous na humahamon naman sa ating maging generous din sa ating kapwa. Salaminin ang kanyang generosity sa pag-aalay ng ating sarili, ng mahalaga nating oras at ng ating mga talento nang walang hinihintay na kapalit.
gaya ng araw na sumisikat at lumulubog para sa lahat. Gaya ng hangin na umiihip kung saan niya ibig, at ng ulan na pumapatak hindi lamang sa mga matuwid, kundi maging sa mga makasalanan. Lahat ng ito, minamahal kong mga kapatid, maging ang ating mga karanasan, ay patutuong hindi tayo pinababayaan ng Diyos, lalo na sa panahon ng kawalan. Maging sa pagpapatawad, ay hindi natin matatawaran ang generosity ng Diyos. Pinatawad nga niya, maging ang kanyang executioner sa Kalbaryo at yung mga umabando na sa kanya. Hindi po natin maibibigay ang wala sa atin. Kung wala po tayong awa, hindi po natin ito maibibigay sa kapwa. Kung wala po tayong pagmamahal na nananahan sa ating mga puso, paano po natin mamahalin ang pinakamalalapit sa atin, lalo na ang ating kaaway? Kung wala pong kapayapaang naghahari sa ating kalooban, paano po magiging matiwasay ang ating mga pakikipag-ugnayan at pakikisalamuha? Pero kung namamalayan po natin ang generosity ng Diyos sa atin, ang hangin pong ating lalanghapin ay ang kanyang generosity and forgiveness na siya rin pong ibubuga natin. We breathe in, or we re-inhale what we exhale. Kung yun ang ating inihihinga, yun din ang ating hihingahin. Diba? Kung generosity ang namamahay sa ating kalooban, generosity din ang ating tatanggapin. At mabubuhay po tayo ng may sense of abundance. Kulang man, kapos man, pero parang satisfied tayo. Parang hindi tayo nagsasuffer doon sa wanting, doon sa pagkauhaw na hindi matighaw-tighaw, pagkagutom na hindi mabusog-busog. Pag meron tayong generosity sa ating puso, yun ho ang antidote sa maladjustment, tsaka doon sa tinatawag na hinding-hindi ka masatisfy. Ano ka bang tawag doon? Insatiability. Yung para kang balon na walang ilalim. Salinan man ang salinan, parang hindi napupuno. Bottomless pit. Pero kung mayroon kang sense of generosity, mayroon ka rin sense of abundance. Mahirap man po o mayaman, posible sa atin ang mabuhay ng kontento at walang sense of scarcity. Kailangan lang po nating magtiwala sa providence ng Diyos. Nang tayo man ay matutong magtaguyod at kumalinga sa kapakanan ng isa't isa. Mahal na poong Jesus Nazareno, pagpalain niyo po kami. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpapakain ng maraming tao, ipinakita ng ating Panginoon
na ang Diyos Ama ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong bigyan ng mga tamang katuruan sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may tungkulin upang labanan ang tagutom, naway maging matagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga nagugutom kay Kristo, naway matagpuan ang iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang binyag. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway makatagpo ng kalinga, suporta at kasiyahan mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Sa katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng mga personal nating kahilingan, pati na lahat ng mga dahilan kung bakit tayo naririto, nananalangin, humihingi ng kanyang awa. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Makapangyarihang Ama, turuan mo kaming tumanggap sa bigay mong tinapay na nagbibigay buhay at uminom sa tubig na nagmumula sa bukal na walang hanggan upang matutunan din naming maging daluyan ng iyong pagpapala sa aming kapwa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Saint Scholastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo rin ang aming mga alay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng kanilang sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng lahat. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni Saint Scholastica, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ang katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Buhay na
kalikasan, inatid inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong announcement. Sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng mga nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kanilang pamamaraan. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ng Jesus Nazareno, ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay nakakahalaga ng 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikong po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo't pagpalain ang kanilang mga idinadalangin at mga pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.